all Muslim Filipinos joining ISIS. Maliwanag po yan. Okay. Ngayon ang tanong mo, meron ba mga miyembro sila na nainganyo? Okay. Ito pong si Humam Abdul Najib na founder ng Khilafah Islamiyah. Ay bata po yan dati ni Commander Bravo ng MILF. Nakapag-aral sa labas, na-expose sa jihadist ideology, pagdating sa Pilipinas, mosing na siya. So may mga miyembro po, pero hindi na mahulagan na MILF ay kinotolerate yan, ipang kinokondem ng parang taga-UP yan eh. Ay, hindi lahat sa taga-UP aktivista. Meron pong nagbigay sa akin ng isang informasyon. Nasa September 14, parang mag-declare sa Davao City ng Taliban. Confirm yan. Pwede kasi may mosque doon malapit sa SM. Doon ang pangyayari. Madalas sila mag-declare. 14. May Saudi national na madalas. Kasi may additional na tanong na tungkol dito sa dalawang gobyerno sa loob ng Pilipinas. One which is the under the Baltimore with a different constitution. Pagkatapos yung Republika ng Pilipinas. Paano i-reconcile to isang presidential type form of government which is Republican dito sa isang form of government naman na under nga na Republika ng Pilipinas, eh pagdating sa international recognition eh, o international affairs, mukhang kakaroon tayo ng problema dahil doon sa dalawang constitution sa loob ng isang bansa. Maliwanag sa draft Baltimore Basic Law na exclusive sa reserve power ng central government ang foreign policy and defense, monetary, foreign aid, etc., immigration. Okay. Kung wala yan, wala yan sa kapangyarihan ng Baltimore government. Ang kapangyarihan ng Baltimore government ay sa mga ibang aspeto like policing, education, health, mga functional services yan ng Baltimore government. Ang medyo debatable aspect lang yan na kine-question ng maraming constitutionalists, political scientists, eh ang Constitution of 1987 sinasabi na our government ay presidential and unitary in form. And then you're creating another form na parliamentary. Okay. So, tingnan po natin yung kung paano didibatihan yan sa Kongreso. Itong BBL, ano ba ito? Kung sakasakaling makalusot sa Kongreso, makalusot sa Supreme Court, referendum, di ba? Bibisito. Bumbansa ba o doon lang sa area? Area lang po na bahagi ng Batang. Ganon. No, may konting technical doon. Ayun ba, even na mga area na hindi pa bahagi ng area. Bro. Sa City. Sa Batu City, sa Bela. Okay, may konting technical doon dito eh. Well, sila konti, malaki pala. Malaki po. Ang sinasakaan dito yung constitutionality. Kasi Republican na Democratic Republican state tayo eh. Eh naglalagyan mo ngayon ng parliamentary form of government, that's a different form of government na hindi specifically mentioned sa saligang batas. So meaning, malaki posibilidad ng kung ito yung dadaan sa plebisito, bumoto dapat bumansa. Ano sa tingin mo po? Sabi ko po, di ko po core competence yung constitutional issue dahil di po ako lawyer. Pero ang masasabi ko lang po yung political implication niyan dahil political science scholar ako. Ang political implication niyan ay baka maging rason pa to, mag-ignite pa to ng further political divide sa Malacanang. Kasi ang BIFF nagpakita na ng kwan, ng senyales, di ba? Military, ha? Hindi lang political message, but military message. Si Nur Misfari, last month lang, nire-intellect niya, ano, hindi namin kinakakayunan ng Baltimore government, ang sa amin ay Baltimore Republic. Wow. So, mukhang magkakatuto yung sinasabi niyo na magkaroon ng political divide. Do you think ang big winner dito ay Malaysia? At kung Malaysia big winner dito, do you think lahat ng partido rito pinupunduan ng Malaysia para magkagulo ng Pilipinas? Sana po, okay, mag-ilang anghel. Local autonomy is allowed. Correct. So, maybe this proponent of this Bangsamoro are saying that this Bangsamoro law is in accordance with the autonomy law. Right? Actually, it's local autonomy. But then, ang nangyari ito sa ARM, kaya nagkagulo, isabi nila wala silang genuine local autonomy. So right now, they are saying the government, our government, has agreed with the MILF to form what they probably call a genuine autonomy.
So, it's possible that this could be a solution to the centuries-old conflict. Yan po, you're representing two perspectives po yan. Na perspective na sinasabi na may constitutional issue, ito na perspective na hindi. Kasi sinasabi naman ang constitutional issue na may right to local autonomy. Ang Bangsamoro government po, interpretation po ng gobyerno po natin ay isang form ng autonomy. Pero, level up, enhanced autonomy. Kaya tawag nga nila enhanced autonomy. Sabi mo yung MILF, kinundem yung ISIS. Paano yung MILF? Ay, hindi pa ho, hindi pa ho nagsasalita si Dormitory po sa ISIS. Pero sa pagkakaunawa po ng MNLF, ang MNLF po ay hindi po siya Islamic Muslim Organization. Isa po siyang secular organization po siya. Kaya sa tingin ko malabo na maging followers siya ng ISIS. Siguro may mga ibang mga miyembro na extreme, pero mismo si Dormitory ay secular leader po siya. Ilagyan ka, ano yan? Ang dapat ingatan ng gobyerno rito, huwag magkaroon ng tactical alliances. Dahil pag ito nangyari, ay malaking problema ang bibig idudulot sa gobyerno ng Pilipinas. Okay? Ang point dito siguro yung distinction natin on autonomy and autocephaly. Ang tanong, sa plebiscite, ang boboto lang yung Bangsamoro. Yung covered area, yung core territory. So, walang consent ang majority under the national government. Meaning, the right of privilege. Yan ba yung maging exclusive ng mga Bangsamoro for their political rulers at iba tayo na hindi pwede mag-participate sa kanila. Hindi na sila pwede mag-participate sa atin. Meaning to say, hindi na autonomy yan, autocephaly. Now, we should learn from the history na nangyari sa Kosovo, part ng Serbia is still ongoing ang problema. Unti-unti magiging masisit. Mawala na from the national government. Now, the issue now is that the internal police authority and power, delikado na tayo dyan. And how sure are we na magpaprotektahan integrity ng Philippine government and sovereignty ng masses in democratic form na hindi sila ma-infiltrate kung magkaroon alliance with the so-called ISIS. Ito po, analysis ko lang po ito, no? Bilang academic kong nag-aaral ng issue na ito. Halimbawa, tinayo ang Bangsamoro government, nag-perform, mahusay, natuwang mga tao, at yung mga contiguous areas na mahusay ang pamamahala nito kaysa sa central government, gusto namin maging bahagi niyan. Nag-perform ulit, 20 years after, ang galing ng Bangsamoro government. Eh, gusto na rin namin baka maging bahagi ng Bangsamoro government. Before you know it, Palawan, bahagi na ng Bangsamoro government. Wala pong masama yun kung mag-perform po siya. Kasi pag ang isa pong namamahala kay Rulgen na Muslim, Kristiyano, o Lumad, kapag pantay-pantay at batay sa social justice at may good government, eh, ako mismo, kahit na Kristiyano ako, gusto maging bahagi niya kung talaga nag-perform yan. You can address the problem of poverty, social injustice. My God, that's a solution against violence. So ngayon ang tanong dito, 50 years from now, baka makakita tayo ng independent Mindanao. Bilang po scholar, pwede po kung mapatunayan ng Bangsamoro government na mas mahusay ang isa na yun nilang pamamahala. Pero kung hindi po nila mapatunayan yan, babalik na, sorry, hindi pala namin kaya. Balik na tayo sa central government. Binanggit ninyo kanina na yung police power ay magkakaroon yung Bangsamoro, pero under the Philippine National Police. Eh yung Philippine National Police, walang kakayanan ngayon. So, paano na magagawa yan? Isa sa mga nakita ko po na plano po nila magkakaroon ng maghihingi sila ng assistance sa concerned international agencies, particularly United Nations, to train their local police, the Bangsamoro Police. Hindi lang po Bangsamoro Police, magkakaroon din po ng Bangsamoro Military Command ang armed forces of the Philippines area na ito. Wow. Ito po ang dinamin. Tumutok ako po ng Bangsamoro Basic Law. Hindi po ako natatakot doon sa mga nakaraan sa draft Basic Law. Natatakot po ako sa mga hindi nakataad doon. Halimbawa,
hindi po malinaw ang issue ng decommissioning. Ano mangyayari ngayon sa pang-armas ng armas? Oo nga. Wala yun eh. Yung kinakababakan ako, yung nakikita ko, yung di natin na natin. Kumbaga sa credit card, yung mga hidden charges. Oo. Professor, yung issue dun sa... Doon sa agreement, di ba, merong accountability, meron talagang mananakutan ang MILF na sila mismo yung kukumbinsi sa mga rebelde sa Mindanao na magbalik lower na. Yun ang isang dapat nilang ginagawa. Umpisa pa lang. Pero, ang tanong, bakit wala naman tayo nakikita? Ultimo yung kanyang sinasabi mga Luskuma, dapat kontrol nila yan, dapat kinukumbinsi nila yan. Pero hindi na ipapakita ng liderato ng MILF na kaya nilang kontrolin ang mga nanggugulo sa Mindanao. Paano yan? Privy po ako sa kasi marami po tayong kaibigan sa Central Sumida ng MILF. Nire-reach out po nila yung mga commanders nila at patuloy din po ang pag-ibigan yun na hindi lang sa mga commanders, kundi yung mga fan, mga young people na supportahan itong proyekto nila. Kasi ang tingin nila, ito na yung chance nila eh. Baka mamiss pa nila itong chance nila kasi nagkamali ng MILF. They cannot afford to make another mistake this time. Kasi pag nagkamali sila, sabi ng BFF, sinasabi ko na sa inyo eh. Kaya kasi may pangatlo pang grupo eh. Kaya dapat talaga malaki ang hamon sa Bangsa Moro government, lalong-lalo na sa MILF kasi sa transition na authority, ang MILF ang mag-delete niyan. Malaking hamon po sa kanila na patunayan sa paligid nila na kaya nilang kampanan yung mga alipuntunin ng nakakayanin. Napakaharap at pakialam.